recording ito at dito na ako sa sala kakain habang nagpi-play. Ayan guys, ito na yung laing. O ayan, ang ating laing guys na may tilapia. So, kakain na po ako dito. And samahan niyo po ako guys, itong aking kain. Ayan, at meron akong Coke. Meron akong mineral water of course. And ang aking panghimagas, ang saging lipasing. Ayan, so samahan nyo ko guys. Kain tayo. At tinikman ko ito kanina, napakasarap, promise. Ayan, so ito ay ang laing. Laing na niluto ni Ason. Ayan guys, kain tayo. Mag-isa lang po ako lagi rito. So, minsan, umuwi po si Andre ng weekend. Kapag importante po, may asikasuhin. Pero ngayon, hindi po. Siguro February na po siya darating sa Family Day. Yan, medyo maanghang siya guys. Kasi gusto ko medyo maanghang talaga siya. Masarap! Yung tilapia ay binili ko sa Asian store. Yung dalawang piraso po ay nagkakahalaga ng $8. Pero malalaki po siya, malalaki. Kausap ko yung ate ko kanina, nakapag-usap naman kami medyo matagal. Ate Merly, thank you. Ayan, Merlita Pasqua. Shout out kay Cesar, MB, Marshall. Salamat sa panonood nyo sa aking video. Matagal ko na po itong nabili itong dahon ng gabi po. Ayan, nakatago lang siya. So, nakita ko kahapon and nabanggit pala ni Sis Madeline. Tita Madel to you, ayan, yung kaisang kaibigan natin sa YouTube na nag-ulam sila ng laing sa isang handaan, birthday party. So, uy, para nasabi ka ko na magluto naman ng laing kasi ang tagal ko nang din nakakakain ng laing, guys, promise. Siguro, nakatikim ako neto sa bahay ni Rachel eh, sa Quebec. After that, hindi na po nasundan. Kaya masarap to pag may kasabay kumain, guys. Sabayan nyo na lang ako, ha? Ayan, mga kapamilya. Kain po tayo, mga lalabs. Masarap yung ano eh, yung may kasama ka kumakain, nakikipag-agawang ka. Yun ang gusto ko. Kuya Budol, Budol fight, inihaw yun, yung nasa swimming ka. Nag-iihaw-ihaw. Pagkatapos mo kumain, tatakbo ka ulit sa dagat, di ba? Yun yung masarap. Tapos, biruan, kwentuhan. Hindi ko pala na-video guys. After na maluto, dinagdagan ko siya ng ano, ng butter sa ibabaw. So, nakadagdag yun ng ano, ng linamnam sa ating gata. Masarap din guys yung ano ha, yung ginataan na dahon ng malunggay. Masarap din yun guys. Tapos meron siyang yung page. Masarap po yun. Yung page. Yan, gusto ko magpasalamat kay Kuya Cesar at MB sa pag-asikaso sa bahay namin sa Quezon City. Ayan, salamat. Yung mga tanim mo sa rooftop po, okay na? Marami kang tanim na gulay.
Nagtanim po kasi sila ng gulay sa rooftop ko. At least ano, napapakinabangan po yung ano, yung taas. Inuupahan po kasi yung first floor saka second floor, pero yung rooftop po bakante. So, nagtanim sila ng gulay doon. Iba't ibang klase ng gulay. Siyempre, famous to, di ba? hindi na ako masyado sa ano, sa diet kasi mas ano daw yun eh, mas hindi maganda yung ano noon, effect sa katawan, yung mga diet Coke, diet Pepsi. Ingat lang po kayo sa pagkain ng ano ha. Ng isda kasi may tinik yun. Yan, lalo na sa mga bata. Tinikan nyo na lang po, mga nanay. Kumain ng gulay habang bata pa. Kasi pag hindi po nila nakain yung gulay hanggang paglaki, mahirapan na pong pilitin sila na kumain. Kaya habang bata, sanayin pong kumain ang mga, ng mga gulay. Dito sa Canada, yung mga ibang bata, nababaw po sila ng fresh na ano, yung hiniwa lang na carrots, hiniwang celery, pipino, yung sa cucumber po. Ini-slice lang po nila, yun yung baon nila sa recess nila. Lunch nila, yun po yung baon nila. Kakukulay ko lang po ng buhok ko. Yan, okay ba yung kulay, guys? Bagay ba? Ako lang po nagkukulay din ang buhok ko. Kasi mahal ang parlor dito, guys. Pagupit po ay nag umaabot ng $40 to $50. Yung gupit lang po yon. So, convert na naman tayo, guys. 1,600 din kapag 4, 40. May mga experience. Ako lang din po nagkupit niyan nung nakarang araw. Nung buhok ko. Binawasan ko yung dulo. Kasi pag nagpagupit ka po, minsan hindi pa tama yung ano, yung gupit. Papaulit mo pa yun. So, another bayad ka. Pupunta ka sa iba, papaulit mo yung gupit. Mapahid ka ulit, guys. Sayang. So, ako na lang. Binayaran ko yung sarili ko. Akin na lang. Ang mga Bicolano, magagaling maggata. Nanay ko, guys, ang sarap magluto. Tatay ko din. Yeah, my father is a good cook. And my mother too. Yun yung pag naglalaing, maganda yung ano, yung talagang sariwang kinayod na nyug yung ano gagamitin, guys. Kasi iba yung sarap linamnam ng fresh na coconut milk rather than using sa can or yung powder. I prefer the fresh coconut milk. It will give matcha flavor sa ano, sa gata, guys. Hindi mo siya masyadong mapagmamantika kapag yung nasa kan lang yung ginamit mo. So I prefer the fresh coconut milk talaga. Mas masarap. Although masarap na rin ito, pero mas masarap kapag fresh talaga na coconut milk, guys. Ayan, guys. Tapos na akong kumain. At masarap yung niluto ko na gata. Laing na may tilapia. And ngayon naman ay kakain ako ng saging. Saging ni Pasing. Ayan, guys. Sabi nila kapag hindi raw tatlo yung hati ng saging pag kinain mo, unguhi ka. Choke lang.
Joke yun. Kaya tinatlo ko. Para hindi ako unggoy. Ay, apat pa nga eh, oh. Kaloka. Nung binili ko po to, it's not yet ripe, but now it's yellow. Shout out! My friends! Shout out sa aking mga classmates dyan! Sis Mercy Kagara! Gutierrez Kagara! Shout out! Ayan, Sis Priscilin Istonaktok! De Jesus! Shout out! Shout out Sis Estela Villare, Maring Lani, hello, happy birthday, ayan, happy birthday also to Sis Sisi Violi, ayan. Busog na ako guys. Nabusog na si Lola Zon. Ayan. So, ang dami kong laeng, ang gagawin ko po doon ay ilalagay ko po siya sa parang baunan. Then, ilalagay ko sa freezer. So, pag gusto kong kumain, kukunin ko lang doon and ipapainit ko. So, meron na akong laeng. Mas magtatagal po kasi pag nasa freezer. Sa freezer po. Ay! Nahulog ang saging. Ayan guys, thank you very much po sa pagsama nyo sa akin sa pagkain ko ng laing. And salamat sa pagtiyaga nyo sa aking mga palabas. And thank you very much po. God bless po and mabuhay po tayong lahat. Take care everyone. Love, love, love. Love lang po tayong lahat, okay?